Siyempre, tumayo yung ina, tumayo yun. I-enjoy mo lang yung natitirang buhay mo. Naalala ko po nung nangako ako sa'yo. Kasi lumaki talaga ako na wala talaga kami. Kung hindi kami maglalakad magkapatid, hindi talaga kami makakapasok sa school. Kung hindi kami mangangalakal, kung hindi kami magtitinda, o kaya kung hindi ako didiskarte. Pero sinabi ko talaga sa lola ko na bibigyan kita ng magandang buhay. Hindi ko alam kung paano sa totoo lang kasi wala talaga kami. As in, lahat na ata ng mga sayaw sa school, sinalihan ko. Lahat ng PSB, sinalihan ko. Para lang makuha ko yung scholarship. Kahit hindi ko nakuha yung scholarship. Sa mga teachers ko po na nandito, maraming maraming salamat sa pagbibigay niyo po ng tiwala sa akin, sa kakayahan ko. Thank you po. Sa kapatid ko, sa tito ko, sa buong pamilya ko, at syempre sa aking dalawang cute na baby, na sila yung inspirasyon ko ngayon. Maraming 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 salamat po. Sa lahat ng patuloy na naniniwala sa akin, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Dahil, ay Lord, hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung paano, kung ano ba yung plano ko sa akin, ano ba yung purpose ko dito sa mundo. Kasi minsan napapagod na ako, pero hindi ako makatigil. Minsan gusto ko na ding magpahinga yung feeling na itutulog ko na lang pero pumupunta ako ng office. Di pwede! Labas! Sa aking brilliant family, hanggang daling araw, hanggang umaga sa paglipas ng mga problema. Mahal na mahal ko pa rin lahat. With more than 1,000 employees, Lord, hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin araw-araw. Kung bakit ako yung nilagay mo dito, pero naniniwala ako na binigay niya yun sa akin kasi alam niya na kaya. Sa lahat ng executives ko, my heads and coordinators, mula production, utility, lahat kayo, malaking part kayo ng buhay ko. Kay Ma'am Shahed, ang aking ever supportive cousin. My first ever employee and now a CEO. Kung ano man yung binigay ko sa'yo, kulang pa yun sa pag-aalaga. Hindi lang sa akin, kundi sa mga anak ko, na kahit wala akong binabayad sa'yo nun, hindi mo ako tinatanggihan. Sa mga angels ko, thank you sa pagsama sa lahat ng join me na mahina ako. Na minsan alam mo, yung mundo hindi ako naiintindihan, pero nandiyan kayo para intindihin ako. Kaya maraming maraming salamat sa inyo lahat. To my franchisee, distributors, sellers, at sa lahat ng users ng Brilliant Skin Essentials. Tuloy ang pag-rejuvenate. Please lang po, huwag niyo titigilan yan. Magkaka-pegas kayo. Gamit pa ng Brilliant para sa 10 years ng Brilliant Skin, hindi ko alam kung paano ko ito papatayan, sa totoo lang. As in, I gave my all out, lahat. Grabe din yung preparation namin dito. At sa lahat ng bumubuo nito, especially sa mga director, kay Sir Eds, kay Mama Eds, maraming maraming salamat. Kay Direk Fra,
at kay Sir McCoy, kay Sir Floyd, sa aking marketing team, creative director, Sir Jack, sa aking creative team, to my sales team, grabe kayo, sobrang galing nyo. Hindi ko na matandaan the first time na mini-mentor ko kayo. Kasi sa totoo lang sa loob ng opisina, even balikan ko yung young Glenda when I was 18, 19, parang talaga akong teacher na kung paano ko sila nililid, kung paano ko minamanage yung brilliance yung buong kumpanya, di ko alam kung paano, pero sabi nga nila, hindi daw ako marunong magalit. Pero pag nagpatawag na ako sa conference, hindi ko alam kung ba't sila umiiyak, kung bakit kayo natatakot sa akin. Pero, sabi nga ni Sir Kim, hindi ka naman nakakatakot, madam. Nahihiya kami sa'yo. Kaya thankful ako sa inyong lahat. I'm grateful. And I'm so much blessed. And siguro, wala na akong mahihiling pa, kundi this time, mahalin ko naman yung sarili ko. Kasi for how many years, kalahati po ng buhay ko, nagtatrabaho po ako. I started working since when I was 12. And wala na akong pangarap actually para sa sarili ko. Lahat ng pangarap ko para sa ibang tao. And siguro ngayon, parang it's time naman na Glenda, ikaw naman, sarili mo naman. And wala na akong maipapangako sa inyo, kundi I will stay the same. Kung ano yung values ko 6 years ago, kung sino si Glenda na nakilala nyo. Alam ko madami ako dito kaklase ng elementary, kaklase ng high school. Alam ko nandyan kayong lahat. Hindi ko man kayo mapuntahan dyan isa-isa, pero nagpapasalamat ako kasi malaking parte kayo ng buhay ko. At sa puntong to, alam ko na wala na akong dapat pang patunayan pa. Pero asahan nyo na magpapatuloy ako para tumupad ng pangarap ng maraming tao. At sa inyong lahat na nandito, sa aking mga VIPs, sa aking family, sa inyong lahat, maraming maraming salamat dahil sinamahan nyo ako ngayon sa Araneta Quiz. Maraming maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa akin. And to my future CEO, di man nila pa naiintindihan kayo. Pero sana i-gate pa ako ni Lord para mapalaki ko sila ng maayos. Gusto ko lang maging masaya sila. Laban! Laban tayo! Walang sukuan! Palagi tayong lalaban. Di ba? Sa mga nasa taas dyan, lumalaban pa rin sila. Yan. Hindi ito yung first time na nag-concert kami dito sa Araneta Coliseum. Pangalawang beses na to. Pero grabe yung ngayon. Grabe yung binigay namin effort, pagod, lahat. Sa lahat ng team ko, palakpakan nyo yung sarili nyo. Deserve nyo ng palakpak dahil kung hindi dahil sa inyo, wala tayong ganitong classic event. Sa lahat ng production team, sa lahat ng bumubuo nito, grabe, di grind. Napasayaw niyo talaga ako ng ganun. Maraming maraming salamat po, Teacher Jubel. Thank you so much. Ay, sana wala na akong makalimutan, pero kung may nakalimutan man ako, sobrang overwhelmed ko ngayon. Sino pong nakalimutan ka? Kayo! Kayong lahat. Ah, si Alvin. Umuwi na. Hindi ko na alam, naniwan din ako. Charot. Ayan, maraming maraming salamat po. Meron pa tayong isang bansa. Is Glenn. No. Ito na. Napaka-special ang gabing ito para po sa inyo. And of course, hindi pwede mawala sa isang
birthday celebration ang kantahan ng birthday song. So, kaya naman, sa ano? Lahat po tayo tumayo para awitan po. Please stand up. At tayo ang awit para sa Miss Glenda. Opia. Maraming maraming salamat, Araneta. Thank you very much. Happy birthday to you. Happy birthday. Pero hindi tayo nagtatapos. Dahil mamimigay